Hi everyone, Miko here and welcome back to my channel. For today's video, Sophia. Hello! Sumasali na naman siya. Favorite niya talaga dito sa lamesa ko. Marami siyang gustong inulog eh. Ano ka muna sa baba? And for today's video guys, I will be doing my first impression with this product. This is a Myra E Vita-White Moisturizer. Vita-White Whitening Facial Moisturizer. Ganito yung itsura niya. Pack lang yung binili ko kasi gusto ko munang itry kung okay itong moisturizer na to. Naghahanap kasi ako ng ng iba pang moisturizer na pwede kong gamitin. Sabi dito, with vitamin E. So, okay yun. And Actilite Complex SPF 15. So, ito yung isang nagustuhan ko sa kanya. Yung nakita ko siya, meron na siyang SPF 15. Whitens and smoothen for healthier and whiter skin. Tapos sa likod niya, yan. Of course, usually nandito talaga yung mga directions for how to use. Tapos, yung mga ingredients na nandito na usually talaga sa likod. Tapos, direction to use, gently apply on face and neck after cleansing. So, nagilamos na ako. Use morning and at night. Can be used under makeup. Ito talaga yung hinahanap kong moisturizer, yung pwede kong gamitin bago mag-makeup. Kasi di ba, mas okay talaga na mag-moisturizer muna tayo bago tayo maglagay ng makeup. So, sa mga bago sa channel ko, I have an oily skin. Yun yung isa talaga sa mga problema sa skin ko. 2 hours pa lang nag-oil up na yung nose ko, lalo na yung mga T-zone ko, madali siyang mag-oil up. So, 2 hours pa lang, hindi ko talaga dapat kalimutan yung blotting paper. Lagi ko talaga siyang kapartner. Lagi ko siyang dala kasi madali talaga yung mag-oil up. Kaya yun yung isa ko sa mga hinahalap. Yung pwede sa type ng skin ko, yung oily skin, yun talaga yung isa sa mga kailangan kong hanapin. Yung mga products na pang oily skin. So, tatry ko siya kasi for ngayon kasi ang lagi kong ginagamit na moisturizer is yung Aqua Moisturizer, which is good sa akin. Kasi, di ba, as I said earlier, I have an oily skin. Yung formula kasi ng Eye White Aqua Moisturizer is water-based, which is good for oily skin. Kaya gusto ko talaga yung Aqua Moisturizer. Siya talaga yung ginagamit ko. And siya pa lang naman yung nagagamit ko moisturizer. Kasi before, naisip ko pag mag-moisturizer, pag oily skin, wala pa ako masyadong alam nun. Parang para sa akin, hindi ko na kailangan mag-moisturizer. Kasi nga, I have oily skin. Parang hindi na smack. Pero na-realize ko na kailangan pa rin palang mag-moisturizer kahit oily skin. Kailangan lang talaga maghanap ng swak sa type ng skin. And yun nga, na-discover ko na water-based yung pinaka-okay para sa mga oily skin. So, going back with Myra Vita-White Whitening Facial Moisturizer. So, pwede daw siya sa can be used under makeup. Which is yun talaga yung gusto ko kasi gusto ko muna nga maglagay na moisturizer bago mag-makeup. So, lagay lang tayo ng ample amount. Let's see. Ganito yung itsura niya. Kulay white siya. Tapos yung price, mabango. Mabango din itong moisturizer. Yung price niya, nakalimutan ko na, pero ang naalala ko, hindi siya lalabas ng 30 pesos. Mga 20 pesos in a bag, pero hindi siya lalabas ng 30 pesos. Available siya sa drugs, sa department stores, sa mercury drugs, or
or sa Watson. Yung texture niya, hindi naman siya, para siyang lotion. Kapag parang pag hinawakan mo siya, para siyang lotion. At higit sa lahat, ang bango niya. So, lalagay muna ako. Lagay pa tayo na. Ko lang yung konti na tira. Kung mapapansin nyo guys, after ko mag-apply, parang ang, ano bang tawag dito? Parang ang lagkit niya. Ang lagkit niya talaga. Tapos kung makikita nyo, parang ang oily ng skin ko. Parang ang oily niya. Talagang moisture talaga siya. So, ganito yung itsura niya sa akin. Parang malagkit siyang tignan. Actually, malagkit. At, hindi siya bagay sa, parang, hindi swak sa skin ko. Parang mamantika ang dating para sa akin, especially pag nakikita nyo, para siyang ma-oily na ewan. Hindi ko alam kung paano explain to. Para siyang mamantika na ewan. Ma-oily siya. Malagkit. Siguro nga kasi moisturizer nga talaga siya. So, ganito. Tsaka, parang malagkit siya. So, let's see. Kung matatanggal yung pagkalagkit niya tsaka yung parang pagka-oily niya sa mukha ko. Kasi kung titignan niyo, parang talagang ma-oily siya. So, maglalagay lang ako ng powder. Tapos tignan natin kung medyo matatanggal yung parang pagka-oily niya. Lagay lang tayo ng powder. Medyo isiset ko lang siya. Kasi tignan niyo, halatang-halata na malagkit. Tatay pagkalagkit na. Sinasabi naman, pwede siyang gamitin. Okay to kung setting powder yung ilalagay ko. Kaso wala akong setting powder. Okay lang muna ako. Hi guys, I'm back. So, ang ginawa ko kanina, naglagay lang muna ako ng powder kasi kung makikita nyo kanina yung pinakita ko, para talaga siyang sobrang nagkit niya. Tapos parang oily ng face ko talaga. Kasi given naman talaga na moisturizer siya, siguro ganun talaga yung effect niya. So, nung naglagay naman ako ng powder, natanggal naman yung pagkalagkit niya. At, ayan, naging okay naman siya nung naglagay ako ng powder. So, kung i-range ko siya for 1 to 10, highest is 10. For me, 6 lang siya. Kasi in the first place, guys, this is my personal, based to sa experience ko and based na din sa aking types of skin. Diba, as I said earlier, oily skin ako. So, for me, yung mga ganitong formula ng moisturizer, hindi swak sa skin type ko.
mas okay talaga sa akin yung moisturizer na mga water-based formula. Pero yung mga ganito, ang lagkit niya, una pa lang na-try ko ang lagkit niya. Tapos, yung napansin ko pa sa kanya, ang tagal niyang mag-absorb sa skin ko. Di katulad ng iba na nag-absorb agad siya. Parang nag-stay, tapos naglalagkit siya. Pero, yung good thing sa kanya, pwede mo naman mawala yung lagkit na yun basta naglagay ka ng powder. Or mas okay pa nga kung setting powder yung ilalagay. Sa tingin ko, since I don't have setting powder, face powder lang yung ginamit ko. Itong powder foundation ng Everbelen yung ginamit ko. And okay naman yung result niya sa akin. Nawala yung lagkit niya. Tapos okay din naman yung after. Pero yun lang yung isa sa hindi ko nagustuhan. Yung sobrang lagkit niya habang ina-apply. At matagal siyang mag-absorb sa skin ko. At ayoko nang malagkit. Ayoko talaga ng malagkit since nalalagkitan na nga ako sa oily skin ko. And then, yung isa pa sa maganda sa kanya, meron siyang SPF. Yun talaga yung gustong-gusto ko. Yun yung isa sa mga hinahanap ko sa moisturizer. Meron siyang SPF. Especially sa mga nag-work sa field, dapat talaga maghanap kayo ng mga moisturizer, powder na o yung ilalagay niyo sa skin niyo bago kayo mga SPF, mga pang-protekta sa skin niyo, especially sa face kung lalabas kayo. At good thing talaga yung mga moisturizer na may ready SPF na. Kahit yung mga powder, okay na okay. So, yun. I guess, for me, kung gagamitin ko pa siya, siguro ubusin ko na itong sachet na to. Pero hindi na ulit ako bibili for long. Kung gagamitin siya ulit, hindi na. Kasi nga, ayoko nang malagkit. Sa tingin ko, okay to sa mga dry skin. Hindi sa oily skin. Mas okay to siguro sa guys. Yung skin type is dry skin. So, yun. Yun ang aking first impression for Myra Vita White Moisturizer. So, that's it for today's guys. So, kung meron sa inyo guys na nakagamit na nitong itong moisturizer, let me know your thoughts. Thoughts also guys, kung ano yung first impression niyo dito, kung na-try niyo, kung ano yung mga thoughts niyo about this. So, that's it guys. If you have any product na gusto nyo i-try natin, gusto nyo i-review natin, just let me know, comment lang kayo sa comment box below. Kung hindi pa kayo subscribe, please do subscribe to my channel para ma-notify kayo sa mga next na video na gagawin ko. Kung gusto niyo rin ako guys, i-follow sa aking mga social media account. Meron sa IG, merong FB page, meron din sa description box below. Click niyo lang yun guys para direct kayong mapunta sa aking mga channel. So that's it for today's guys. I hope to see you on the next one. Thank you so much guys for watching.